Tanghali pa lang. Pero sa Pinas. Kanila. Tonight na. Saktong-sakto na ang ating orasan. 1 o'clock na rito, plus 5. 6 o'clock na. Saktong-sakto bago mag-dinner, matutunghayan na natin ang nakabubusog na aksyon na iahatid sa atin ng Fanaticonic and See You Soon. Dalawang Pilipinong nagtatapatan sa jungle, pero hindi lang sila ang Pilipinong nandito. Alam na natin yan. Hindi na natin ipapaliwanag pa, pero para lang sa mga hindi pa masyadong pamilyar, Soul, isa rin yan na formerly ay miyembro ng RSG Philippines. Tsaka Grand Finals MVP yan for the recent Season 6 ng MPL Cambodia. Oo. And on the other hand naman, syempre si Kyrie. Hindi na nakakapagtaka, hindi na din natin magtataka ka pa lalo kung hindi mo kilala si Kyrie, dahil syempre yan lang naman ay si Kyrie! Wala pa tayong isang minuto, pero nagigets kita kasi ganoon talaga ka-intense yung mga pwede nating asahan dito sa ating laban. Tingnan mo naman yung mga nasa mid lane natin. Wala pang isang minuto, gaya ng sinabi natin, kanina pa sila nagkakaroon ng mga palitan, buhusan ng skills. Pero ang mga tinitignan at minamata rin natin dito ay, of course, gaano nga ba kaingat at kakalculated yung mga gagawin nila, considering na tatlo yung nakapurify, dalawa yung nakapurify rather, so... Ay! What a flicker! Grabe ka naman, Keyboy! The Keyboy Kyrie connection, the KKK is there! Look at that, good pickup from Keyboy. And ito na yung sinasabi ng mga maraming analyst casters. Fanaticonic, known sila for their mid-game and late-game comebacks, their mid-game and late-game control. Pero recent season kasi, they've been working on their early game. So expect natin na medyo malaking bakbakan to, dahil SYS, sila din naman kilala bilang early game-centric type of team. Actually, for both of these teams even, mga kilalang teams na talagang mabilis or maagap mag-adapt and adjust. Hindi sila parte nung grupo nung mga may regular season top 1 curse, kasi hindi sila nag-top 1 nung kanilang respective regular seasons nila, no. Pero makikita mo yung adjustment to bring them this far. Whoa! Pero MP the King! Ang una pang makaka-retry! Oh, 4 blades sa tama nga doon on to Keyboy. So this is See You Soon's counter-initiate. MP the King, baba! Pinabahan nga doon si Kyrie, pero sinagutan naman doon ni Lutfi. Bawian talaga ang ating dalawang kupunan. At dito mo makikita kung ano nga ba ang naging growth din ni Lutfi. Na-mention ito ng panelists natin, of course, mataas-taas din yung pressure. Isa siya sa mga talagang bagong salang dito sa matagal na sobrang lineup ng Fanaticonic. Pero in his own way, ay napakaganda rin nung kanyang naipapamalas na performance at nakukomplement niya yung ibang members ng Fanaticonic. Pero going back naman, even MP the King, may highlights na rin siya ngayon pa lang. Grabe yung kanyang pagkakasecure doon nung ating turtle objective. Na-out-retry niya si Kyrie, plus the kill on the Sky King with one of his signature heroes na Hayabusa. Grabe naman to! Uy, nawiki siya to. Kailangan pang umaano, ha? Oo nga eh. Then, sino nakakuha ng little? Diba, habang Finch Boys. May Finch Boys eh. Ito si MP the King, ay inabutan siya. Pero mabuti na lamang talaga at napakalayo ng mga pwedeng talunan ng isang lane gamit ang Finch Boys. Kaya naman ay naiiwas niya ang kanyang sarili. Pero grabe, naiigot na implosion! Kaso naiiwas doon sa Bennett's Rage! At nabuhay pa nga si Keyboy! Grabe, sakto naman yung pagkasa ng primal natin! Look at Lutfi! Akala natin na sa bot lane siya! Pero baka siya sa kita bigla! Boxy the King and Ra will fall down! The star power of Fanaticonic is just unstoppable, but MP the King, parang may pinapatunayan si MP the King, parang siya ata yung tunay na King ngayon na. Teka, balikan daw natin ang ating STC replay. And dito ay makikita natin yung naging sagot naman ng Onyx, ano? Pero prior to that, grabe din ang naging pagtansya doon ng mga member ng See You Soon, pero pinaka nagibabaw talaga yung, sabi mo nga, papaanong nandoon na agad si Lutfi at yung kanyang flicker final slash combo, ang isa sa mga pinaka nagdala doon sa nakita natin na kumbaga clash or skirmish kung tawagin doon sa ating purple buff or sa purple buff ng See You Soon. So ngayon na alam considerably ng See You Soon yung ibang mga battle spells na na-burn na rito for Fanaticonic, that's both Lutfi and Keyboy, yung dalawa nilang engage, papaano nila ito gagawin or i-execute, knowing na syempre kinakailangan ko ikaw Fanaticonic ngayon na parang most likely medyo hintayan, kasi yung pinakapang-engage mo, unless talaga magiging aggressive ka, ay wala naman completely dito sa kamay nyo. Kaya parang hindi na nga lang ata sila nag-contest, kasi sabi mo nga wala yung flickers ni Lutfi tsaka ni Keyboy. Although si Sans tsaka si Chewe meron pa namang ano dito, Purify.
igigive na lang daw muna nila kasi they have to respect din naman Boxy the King. Again, the kits are there, kompleto, pero Fnatic Onyx hindi masyado nagawa yung gusto nilang trabaho dun sa task, which was to take down sana Seoul. Kapo Pinoy natin pala, by the way, na Grand Finals MVP doon sa MPL. DPH, Cambodia Season 6. I-emphasize natin yung kanyang pagiging Grand Finals MVP. Dahil sobrang ganda nung kwento, actually, dito ni Seoul. Pero dito muna tayo kina MP and kina Lutfi. Mukhang makakatakas naman si Lutfi with a vengeance. Pero going back, yung kwento talaga ni Seoul ay, kumbaga pinaghirapan niya yung kanyang nagiging pwesto and ang kanyang nagiging role sa grupo or sa team niya ngayon. Tama? Oo, tama. Kasi tatandaan natin, hindi kasi siya yung naglaro sa regular season. Pinalitan siya, pero bumalik siya sa playoffs. Pinatunayan niya na ako yung nararapat na gold laner ng SYS. Kaya naman, tignan mo, back-to-back champions ang SYS plus Grand Finals MVP pa. Etong si Seoul, ating kababayan. Yeah. Kaya actually, magre-reflect na ang ingat niya para dito kahit napaka-agresibo ng Fnatic Onyx na kanina pa talaga pinupuruhan yung gold laner ng CU soon. And to think na to this point ay one death lang din naman siya, ay talaga namang hindi masyadong napapag-iwanan yung talagang pagfa-farm na gustong gawin ng CU soon. Pero hindi mo pa rin maikakaila. May slight kalamangan talaga hawak ngayon ang Fnatic Onyx. Pero nakikup na naman ng implosion si Lutfi. Mabubuhay ba siya rito? Meron pala siyang flicker na tinatago. Nasa na kagad ni Lutfi yung kanyang flicker, pero okay lang dahil na-burn din naman yung implosion dito ni Boxy the King. And in 20 seconds, magkakaroon ng turtle. Ang target nalang si Kiboy, pero another shatter pa naman. Run nandiyan na, Primal Rati. Kakasungaban din! Kinasangatin! Si Kiboy pa nga ang tutumba! Pero look at that soul! Nakapag-free hit doon onto Chewe. He's gonna fall down. Kyrie in! Huwingi shadow kill! Tutumba si Boxy the King, pero the Temples of Blade from MP the King nandiyan din naman. 1-4-3 lamang doon ang SYS. Kung iisipin mo, napakarami na ring na burnout na skills from CU soon, pero sa kanila pa rin pumabor ang labang ito at ngayon ay hindi pa pala tapos dahil Ultimus Ants ay ihahabol as another kill for CU soon. At ngayon sila na ang kasalukuyang lumalamang ingan. Mukhang isa na naman din itong objective na napapasang kamay nila, and this will be the third consecutive turtle objective for CU soon. Napakita ni MP the King, nakarapat-rapat din siyang mapabilang sa top junglers of the world. Kitang-kita naman natin dito na kahit sobrang gulo na nangyayari sa scrimmage, one Temples of Blade Zone was more than enough to bring down three members of Fnatic Onyx. Kaya naman Fnatic Onyx wants to counter-engage right away. At saka yung latang nung Nibiru's Passion. Ama, sinalo lahat eh. Talaga sinalo, pero ito na rin ang kailangang saluhin ng si Yusu. Ang daming binubuhos na skills, pero Lutfi mukhang siya ay nahanap din. At ngayon naman ay binubuhusan din sila ng mga bala, pero tingin mo yung OD shadow kill. Saktong-sakto, Primal Wrath din from Kiboy. And Sri and Felix mukhang hinahabol niya yung mga miyembro, pero MP the King mula dun sa likod ay mababawian din yung kanyang mga kasama. At si Sans na lang ngayon ay natitira, wala na rin wings by wings, kaya magiging ikadopol kill pa ni MP the King. Unti-unting bumabagsak ang mga Sky Kings. Apat ang bumagsak doon. Look at the composition of SYS, kung paano nila pin-layout yung clash na yun. MP the King, hindi ka kailangan sa initial burst. Why? Kailangan ka lang mag-pick up ng mga kayang tumakas from Fnatic Onyx, kasi then again, they are very mobile heroes on the side of Fnatic. Mm-hmm. Yun lang talaga ginawa niya. Actually, nakatambay nga lang siya dun sa Finch Poise niya. Kaya yung magagandang last-minute entrance ng Ling, yung mga nagiging minsan top 5 highlights natin. Oy. Kapag kapabalikan na natin the following day. Kasi yun talaga yung kinagandahan ng Ling, especially ngayon. And even to think na ka-war cry pa rito si MP the King, no? So basta may mabawasan na rin mga members talaga ng CU soon, or ng Fnatic Onyx rather, tapos magle-late entrance na lang din siya rito, at given yung taas na mobility skills niya and yung amount of skills na for sure ay na-burn na rito ng Fnatic Onyx by the time na pumasok siya, ay mas napapadali lang for MP the King na sumayaw-sayaw at magpulot ng mga blades and eventually ay tapusin yung trabahong hindi nabuo nung kanyang mga kakampi. Pero right now, isa rin sa mga kailangan nating pagtunan ng pansin, yung pagreserba ni Boxy the King ng paulit-ulit sa implosion. Kumbaga, hindi siya yung pinaka-pang-engage sa halip ay halingay tulot niyan. Kung ngayon ay napilitan yata sila mag-engage do at yung feathered airstrike. Oh, sorry, ang Felix mawasok pa na penalty zone. Unang tutumba na naman si Chewe. Kaya naman batang sa Fnatic Onyx, sinalalati ni Kiboy! Yung Nibiru's Passion, napasakit na! Lutfi's the next target! Tutumba na naman ang tatlo! Parang libreng
Lord, for SYS na naman ito. Hindi naka-flicker sa tamang direksyon si Kiboy doon. Pero isa lang yun sa napakaraming mga nakita natin na kumbaga mintis from Fnatic Onyx. Kaya naman, clearly, take advantage na naman. Yun nang see you soon. And this is actually the fourth major or fourth consecutive major objective na napasakamay nila at ito pa ay ang Lord. So kung titingnan natin at babalikan ngayon, may kita mo kung papaanong kinakaya talaga ng si Yusun na pag nag-commit sila and so long as alam nila na sa kamay nila or yung mga right targets ay within or accessible naman. Kasi kanina, nag-attempt si Boxy Daking, hindi nga naging matagumpay yung implosion setup niya doon di ba? Pero nagawa pa rin ipanalo yun ng si Yusun. May follow-up kasi parating for Sorry, I'm Felix. Yung mga penalty zone niya parating clutch. Hindi nila sinasabay yung implosion sa penalty zone pero teka lang ha. Kairi makakalayo pa rin naman. Ginamit nga yung Feathered Airstrike dito. Si Yusun wants to bring down the top lane turret. At magsabay-sabay yung kanilang mga minions. Gusto nila makabonus na nga na isang inhibitor turret up against Fnatic Onyx, a team well known of coming back. Kahit gano'ng kalaki yung gold deficit ng kalaban, mid to late game, it's gonna be Fnatic Onyx power spike. Ganun natin sila nakilala. And for SYS, dito din naman natin sila kinilala. Early game, they always dominate. Sila na ito pag early game. Snowball composition talaga, specialty. Pero tingnan mo naman yung damage na hawak-hawak ka na yun. And see you soon! Hindi na rin kinaya doon ni Jewe at siya ay napatumba. Pero napawian naman si MP the King. Pero ang ganda doon ng pagkakagamit ng penalty zone. At ngayon naman ay binubuhusan na sila ng Nibiru's Passion. Unti-unti nang tumutumba ang mga hinawak ang Torre ng Fnatic Onyx. At maging yung mga miyembrong tumedepensa para sa side nila. Si Sans, mag-isa na lang. At mukhang eto na yata yun. Implosion ginamit pa sabay sa pool. Nurener's Apathy. At see you soon. We'll take the first game against Fnatic Onyx. Did you just see what I just see? Or did you just saw what I saw? In Tagalog, nakikita.